Magandang gabi po sa ating mga kapatid at happy Sabbath. Hello. Ihanda na po natin ang ating mga church hymnal at atin pong buksan ang ating church hymnal sa hymn number 153. 153. Come patuloy po, tayong lahat ay tumayo at ating awitin. It is so sweet to trust in Jesus, hymn number 351. Tayo po'y tumayo. Upon His promise, just to know the sin.
Bago tayo manalangin mga kapatid, aking babasahin ang nasa Isaiah 25:1-9. O Panginoon, ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyi ka, aking pupurihin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ay gumawa ng kagilagilalas na bagay, sa makatuwid bagay ang iyong binalak nung una sa pagtatapat at katotohanan. Sa 9, ninasa kita ng aking kaluluwa sa gabi, oo, ng diwa ko sa loob ko ay sapagkat pagka nasa lupa ang iyong mga kahatulan ay nangatututo ng katwiran ang mga nananahan sa sanlibutan. Tayo po ay lumuhod para sa panalangin. Kadakilaan sa amin sapagkat kayo po ay hindi nagkulang sa amin. Bagaman kami ay maraming mga pagkukulang sa inyo, kayo pa rin po ay tapat sa amin. Kaya Ama, kayo po ang siyang itataas sa gabing ito, ang siyang aming sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hiling namin sa gabing ito, sa aming pagsamba, kami po ay inyong patnubayan. Ang aming tagapagsalita sa gabing ito, sa katauhan ni Brother Jinel, ay bigyan po siya ng sapat na karunungan na nagmumula lamang diyan sa inyo. Ama, maraming salamat na kami po ay inyong ginabayan at kami ay inyong tinutulungan sa araw-araw namin na pamumuhay. Kami po yan. Kaya sa gabing ito, hinihiling namin ng inyong pamamatnubay ang Banal na Espiritu na kami bakuran upang ang kapayapaan ay mananatili habang kami ay naglilingkod sa inyo. Patawad Ama sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God is good all the time. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na po sa mga naka-online ngayon ay binabati ko po kayo ng Happy Sabbath at magandang gabi sa inyong mga tahanan, mga kapatid. So, kumusta po kayo mga kapatid? Okay lang ba kayo sa isang linggo ninyong paghanap buhay? Nakaranas ba kayo ng mga biyaya, pagpapala ng ating Panginoon? So, amen po na tayo pong lahat ay nakaranas ng mga pagpapala kay kung hindi pa natin naranasan, mga kapatid, sigurado wala po tayo dito ngayon. So, maraming salamat sa ating Panginoon na patuloy tayo niya ginabayan. Binigyan tayo ng kalamahalaga sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Walang ibang araw na pamamahinga na ibinigay ng Diyos mula pa noon sa halaman ng Eden hanggang sa kapanahonan natin ngayon. Kaya yun po yung ating talimahin sapagkat yan po yung inihanda ng Panginoon na araw na pangilit, pagsamba, doon sa langit na bayan. So, sa ating mga participants sa gabing ito, ay pangunahan po tayo ng ating elder in charge, si Brother Jinel Ganoria. Siya po magtatalakay ng pinag-aralan po natin na Daniel. Nasa Daniel 4 na po tayo. Kalawang bahagi na ng kanyang pagtalakay, mga kapatid. Ating pakinggan at ating namnamin ang mga kaganapan at mga magaganap pa sa naghingapos na sanlibutan ito. So makikita natin sa ating screen yung ating mga participant, mga kapatid. So bago tumayo si Brother Jinel, ay maririnig po natin ang isang awitin ni Sister Ruth Gallego. Magandang gabi at Happy Sabbath muli.
Ang aking pong aawitin ay may pamamagatang. The Lord, He never changes. So, He is our God yesterday, today, and tomorrow. Life is moving faster than it ever has before. What tomorrow brought, 'cause every road leads nowhere except for one. Praise the Lord, He never changes. I talk to Him, He's always there. He comforts me on every level, takes the burden that I bear. Praise the Lord, He never changes. Oh, as He was and is today. Friends and faces come and go like ashes in the wind. Attitudes arise, I just don't fully afford. He never changes. I talk to Him, He's always there. He comforts me on every level, takes the burden that I bear. Praise the Lord, and He is today. He'll be the same tomorrow as He was and is today. Magandang gabi at Happy Sabbath pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Nakatunghay sa atin upang tayo ay patuloy rin namang patnubayan sa lahat ng oras. At higit sa lahat, mga kapatid ko, ang Diyos ay natutuwa sapagkat tayo ay narito muli sa Kanyang bahay-sambahan at napanyong huling wakas. Amen, mga kapatid ko. Kaya tayo narito natin na dumating man ang wakas, tayo ay sasa Kanya, mga kapatid. Tayo po ay nasa Daniel chapter 4 at natalakay ko na po sa unang si Daniel ay nabagabag o natigilan sapagkat nalaman niya ang hatol ng Panginoong Diyos sa hari. Sa verse 19, sinasabi rito ay nang magkagayon si Daniel na tinatawag na Belshazzar ay sandaling nabagabag at ikinatakot niya ang nasa kanyang isipan. Sinabi ng hari, Belshazzar, huwag kang mabagabag dahil sa panaginip o sa kahulugan. Si Belshazzar ay sumagot, aking Panginoon, ang panaginip nawa ay para sa napupuot sa iyo at ang kahulugan nito'y mangyari nawa sa iyong mga kaaway. Sinasabi dito ay tunay nga na nabagabag si Daniel sapagkat mayroon siyang struggle, pakikibaka, struggle sa kanyang buhay. Siguro sa kanyang kaisipan ay alam nito na ang laman nito ay masasabi niyang mabuti nga sa iyo iyan, Nebuchadnezzar, na ikaw ay hatulan ng Panginoon sapagkat kaaway ng mga Israelita ang mga taga-Babylonia. Naalala ko si Hunas.
Si Propeta Hunas ay inutusan ng Panginoong Diyos na pumunta sa Ninibe upang sabihan ang mga taga Ninibe na magbalik loob sa ating Diyos sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama laban sa Diyos at hindi at kung hindi sila magbalik loob sa Panginoon ay ang kanilang bansa ay susunugin. Pero ano ang reaksyon ni Hunas? Ang reaksyon niya ni Hunas ay okay lang sa kanya na susunugin ng Diyos ang buong Ninibe sapagkat Ninibe, wala siyang pakialam sapagkat deserve naman nila iyon. Iyon ang naging reaksyon ni Hunas. Sapagkat alam natin o nababasa natin sa Hunas na ang Ninibe ay napakasamang bansa. Ang mga tao roon ay masasama lahat ang mga gawi. Nabagabag si Daniel sapagkat ang hatol ng Panginoon ay distraction sa hari at sa buong kaharian. Pagkakataon na sana ito na Daniel na sa pamamagitan ng Panginoong Diyos ay makakapaghiganti na sila sa hari. Sapagkat nang dahil sa haring ito, hindi na niya nakikita ang kanyang mga magulang at mga kapatid sapagkat sila ay tuluyang dinala sa Babylonia na bihag, mga kapatid. Pero, naisip ni Daniel na bilang lingkod ng Diyos, kaya niyang baguhin ang kapalaran ni Nebuchadnezzar. Sapagkat ipinaalam mismo ng Diyos kay ni Daniel ang mga mangyayari kay Haring Nebuchadnezzar. Yun ang naisip ni Daniel. Hindi niya, ibig sabihin mga kapatid ko, hindi niya iniisip bilang tao, oo, talagang nag-iisip tayo ng ganyan na darating din ang panahon, makapaghihigantir naman ako sa iyo. Pero naisip muli ni Daniel na bilang lingkod, hindi po dapat ganun ang mga ating mga gawi, mga kapatid ko. Kundi bilang lingkod ng Diyos, ay susundin niya ang kalooban ng Diyos. Kaya kinalimutan ni Daniel ang kanyang galit sa hari at nagpasa siyang baguhin ang kanyang desisyon na tulungan ang hari at dahil sa kanyang desisyon na tulungan ang hari ay naging anak ng Diyos. Di ba? Napakagandang desisyon ito, mga kapatid ko. Minsan sa buhay natin, kapag tayo ay nakaranas ng mga ganong senaryo, na tayo ay feeling mo ay talagang inapakapakan ka, inaapi-api ka, minsan nag-iisip ka ng hindi maganda. Pero bilang mananampalataya, mga kapatid ko, hindi po dapat natin gawin iyon. Brother Sam, sinasabi na Daniel could never influence the king unless he loved him. Hindi kailanman ay ma-impluwensyahan ni Daniel ang hari, maliban sa kung mahal niya ito. So, ibig sabihin, mahal ni Daniel si Haring Nebuchadnezzar sa kabila ng pagiging alipin sila doon sa bansang Babylon. So, anong aral ang makukuha natin sa kay Daniel, mga kapatid ko? Sabi dito ay, huwag tayong mamuhay sa nakaraan. Harapin natin ang bukas at ngayon. Kung may nagawa mang mga kasalanan ng ating mga kapatid sa pananampalataya, maging ating mga mahal sa buhay, huwag nating damdamin yan, mga kapatid ko. Ipasa Diyos na lang natin yan, mga kapatid. Ito ang aral na dapat nating mapulot kay Daniel. Hindi naman, kung ating i-analyze sa ating pag-iisip, ang pagiging slave o bihag ay hindi napakahirap ng sitwasyon. Pero kailanman ay hindi nagdamdam o naghinanakit si Daniel, lalong-lalo na kay Haring Nebuchadnezzar. Napakabuti ng karakter ni Daniel, mga kapatid ko. Habang tinitingnan ni Daniel ang kanyang sarili, ay tinitingnan din niya ang Panginoon kung paano siya niligtas ng Diyos. Ganun nawa ang ating karakter, mga kapatid ko. Ganun nawa ang ating attitude.
Kaya kaagad-agad, kinalimutan niya ang galit sa hari at binago niya ang kanyang desisyon. Natulungan at iligtas sa kapahamakan si Nebuchadnezzar. At ito ang katungkulan natin, mga kapatid ko. Tulungan yung mga taong nasawala, nasa... Tulungan ang mga taong wala sa liwanag. At ito ang nagawa ni Daniel. At sinasabi dito ay naabot na niya ang likas ng ating Panginoong Diyos. Naabot na ni Daniel. Sinasabi pa dito sa pakisoyo, Brad Sam, God never treat us like we deserve. His nature is love. Sinasabi dito ay hindi tayo tinatrato ng Diyos na nararapat sa atin. Ang kanyang kalikasan ay pag-ibig, natural sa Diyos. Ang likas niya ay pag-ibig. Ano man ang gawin mo sa Diyos, mananatili ang kanyang likas na pag-ibig. Ganun nawa tayo, mga kapatid ko. Pero bilang tao ay dumarating rin sa point na napupuno tayo. Pero nawa, ang encouragement ko rito sa inyo ay, o sa atin ay, maging sentro nawa natin ang ating Panginoon Diyos upang sa ganun tayo ay masunod natin ang kanyang likas. Naway ganun din ang ating mithiin na habang tayo naglilingkod ay maabot din natin ang likas ng ating Panginoon Diyos. At si Daniel habang patuloy niya itong ginagawa ay padagdag ng padagdag ang antas ng kanyang kabanalan o kasakdalan. Daniel. Sa verse 20, mga kapatid ko, sinasabi dito ay, kung ang punong kahoy na iyong nakita na tumubo, ito ay explanation, ito ay interpretasyon ni Daniel sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Binigyan na niya ng kahulugan. Ang punong kahoy na iyong nakita na tumubo ay at naging matibay na ang taas ay umabot sa langit at ito'y natatanaw sa buong lupa, 21, na ang mga dahoy magaganda at ang bunga nito'y marami at ang maging ang labo ng mata ko. Nawala yung salamin ko, mga kapatid ko. Nawala na naman. At naging pagkain para sa lahat. Nasa lilim nito ay tumitira ang mga hayop sa parang at ang kanyang mga sangay dumadapo ang mga ibon sa himpapawid. 22, ikaw iyon o hari na naging napakalaki at napakatibay ang iyong kadakilaan at lumaki at umabot hanggang sa langit at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa dulo ng lupa. So ipinaliwanag ni Daniel na sabi niya, ang iyong nakita na puno na tumubo ng napakataas ay ikaw yun, mahal na hari. Pero naisip ko lang, mga kapatid ko, napaka straight na kanyang pagsasalita sa Haring Nebuchadnezzar. Prangka. Isipin mo, kung sa panahon natin ngayon, mga kapatid ko, ikaw makapagsalita ng ganyan sa ating presidente, baka mamaya hindi ka na... Pero si Daniel, hindi niya iniisip. Ang gusto niya ay mailabas niya o masabi niya ang nais ng Panginoon sa kay Haring Nebuchadnezzar. Sa 23, at yamang nakita ng hari ang isang bakal at tanso sa sariwang damo sa parang, bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasama siya ng mga hayop sa parang hanggang sa mula sa langit ay bumaba ang banal na bantay na nagsasabing putulin ninyo ang punong kahoy na iyan at wasakin ninyo, itira ninyo ang kanyang tuod at ang mga ugat niyon at talian ng bakal at tanso. Sa 24,
Ito ang kahulugan o hari at ito ang utos na katastaasan na sumapit sa aking Panginoong Hari. Sa 24, binigyan ang kahulugan ni Daniel at sinabi sa hari na ang katastaasan o ang dakilang Diyos ay binigyan ka na ng hatol, mahal na hari, na ikaw ay wawasakin kasama ng iyong kaharian. Balikan natin ang verse 23, mga kapatid ko. Aalisin ng Diyos sa mga tao si Nebuchadnezzar. At maging ang kanyang puso, pusong tao ay papalitan ng pusong hayop upang sa ganoon siya ay kakain ng damo. Kasi kung hindi papalitan ng Panginoon ang kanyang pusong tao, ay hindi siya kakain ng damo. At kapag kumain siya ng damo, ay mabago ang kanyang kaisipan. At kilalanin niya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kakain ng damo si Haring Nebuchadnezzar at siya ay maninirahan sa kagubatan kapiling niya ang mga hayop at mababasa ng ulan o hamog sa loob ng 7 taon. Ito yung sinasabi mga kapatid ko na 7 panahon. Prophetic. Ito ay 7 taon na mangyayari ito kay Nebuchadnezzar. Sa aking pananaw, mga kapatid ko, opinion ko lamang, kapag pala ang isang taong mayabang ay magiging vegetarian, 99% na mabago ang kanyang pag-uugali. Opinion ko lamang yun, mga kapatid ko. Binibase ko sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Siguro pwede, may tendency, may posibilidad. Mababago siya katulad ni Nebuchadnezzar, yung taong vegetarian. Na ang taong naging mayabang and then nagiging vegetarian. Mababago siya, mga kapatid ko. Atin na pong pag-aralan kung ano ang kahulugan ng bakal at tanso. Na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tumuturo sa ating Panginoong Hesus. Atin pong bigyang kahulugan ang bakal. Sa Apokalipsis chapter 12, na kung inyong babasahin, may isang babae roon na nakadamit araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang ulo ay mayroong koruna na 12 bituin. Basahin niyo mamaya mga kapatid, Apokalipsis chapter 12. At ang babaeng ito ay nagdadalang tao, nanganak ng batang lalaki pero mayroong dragon na nag-aabang upang kainin ang batang sanggol. Pero ang sanggol na ito ay binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila at siya ay tumakas sa wilderness. Sino ang sanggol na ito, mga kapatid ko? Ang ating Panginoon Diyos. Umakyat sa langit at naghari na mayroong bakal at bakal na panghampas. So, ibig sabihin pala ng bakal, mga kapatid ko, ay iron is always represent to power. Kapangyarihan. Ano naman ang pagkahulugan natin sa tanso o bronze? Bronze is represent protection. Example ng protection, mga kapatid ko. Nung ang mga Israelita ay naglalakbay mula sa Egypt hanggang Canaan o land of promise, kasama nila si Moses. Ang mga Israelitang ito ay kinagat ng ahas at inutusan ng Panginoong Diyos si Moses na gumawa ng tansong ahas. Nalala niyo, mga kapatid ko? At once na tumingin sila sa tansong ahas, sila ay gagaling. Gagaling, mga kapatid ko. At iyon ay proteksyon sa atin ng Panginoong Diyos. Kung inyo rin pong babasahin ang Revelation chapter 1, na ay naroon din si Jesus na naglalakbay sa 7 kandilyeryo at ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab. Tanso, mga kapatid ko. So, ano ang ibig sabihin? Si Jesus ay nagbibigay ng protection sa 7 iglesia. Naalala niyo ang 7 iglesia, mga kapatid ko? Tayo ay nasa kauli-ulihan na, Laodicea. Sa buong kasaysayan na aklat ng Daniel,
chapter by chapter ay naroon ang ating Panginoong Hesus. Naroon siya, mga kapatid ko. Kaya, kung ano man ang mga daranasin natin dito sa libutan ito, mga kapatid ko, huwag tayong mag-alala sapagkat kasama natin lagi ang ating mahal na Diyos. Amen, mga kapatid ko? Amen, mga kapatid ko. Sa 25, sinasabi rito ay, ikaw ay palalayasin mula sa mga tao at ang iyong tahanan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka at mababasa ka ng hamog ng langit. Pitong panahon ang lilipas sa iyo hanggang sa iyong malaman na ang katataasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay ito sa sinumang maibigan niya, mga kapatid. Pitong panahon na mangyayari ito, ito po ay prophetic, pitong taon itong mangyayari kay Nebuchadnezzar. Nakakain ng siya ng damo, maninirahan sa parang, hanggang sa kilalanin niya ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagpupuno sa lahat ng mga bagay. Pwede niyang bawiin at pwede niyang ibigay sa kanino man ang gustong ibigin ng Panginoon Diyos. Naalala ko nung last whisper, mga kapatid ko, muli kong sasariwain sa inyo na kapag tayo ay successful sa buhay, huwag nawa natin kalimutan ang ating Panginoon Diyos. Ito ay binigay lamang sa atin. Ito ay pinahiram lamang sa atin. So nawa bilang matagumpay na mananampalataya saan mang larangan, nawa patuloy nating paglingkuran ang ating Panginoon Diyos upang sa ganoon patuloy tayong pagpapalain pa. Sa 26, kung paanong iniutos na iwan ang tuod ng mga ugat ng kahoy, ang iyong kaharian ay magiging tiyak para sa iyo mula sa panahon na iyong malaman na ang langit ang namumuno. Ang banal na bantay ay nag-utos na iwan ang tuod ng mga ugat. So, ibig sabihin, binigyan pa si Haring Nebuchadnezzar ng Panginoon ng provisionary time. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Sa kabila ng iyong pagiging masama, kasamaan na ginawa ay binibigyan ka pa ng palugit ng Panginoon. Hanggang ngayon, patuloy na nagbibigay ang Panginoon. Manumbalik ka lamang sa Kanya. Sincero ang iyong pagbabalik, tatanggapin ka ng Panginoon. Binigyan si Nebuchadnezzar ng provisionary time na magbago. Ito po yung time of mercy, panahon ng kaawaan ng Panginoon, kahabagan. Mahabagin talaga ang Diyos, iyon talaga ang Kanyang likas. Sapagkat mahal ng Diyos ang Nebuchadnezzar at nais ng Diyos siya ay magbago at kilalanin niya ang Diyos, pero kapag hindi niya kinilala ang Diyos, aalisin ang bakal at tanso na nakatali sa tuod. Aalisin ng Diyos. And then, destruction the Babylon. Wawasakin ng Diyos si Nebuchadnezzar, and then ang buong kaharian niya. Yan ang mandadori na sinabi ng Panginoon kay Daniel, and then binigay naman ni Daniel kay Nebuchadnezzar. At kapag kinilala ni Nebuchadnezzar ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, ay patuloy na pamamahalaan niya ang kanyang kaharian at walang magtangkang umagaw sa kanyang kaharian. At hindi lang iyan, kundi patuloy na papatubayan sila ng Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos kay Haring Nebuchadnezzar, bagaman nangyari ito kay Nebuchadnezzar, kailanman ay hindi nawala si Nebuchadnezzar sa kanyang kaharian. Patuloy na iniingatan ng Panginoon Diyos ang kanyang kaharian.
Walang nagtangka, mga kapatid ko. Sa 27, mga kapatid ko, kaya't o hari, tanggapin mo nawa ang aking payo. Putulin mo na ang iyong mga kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng katwiran at ang iyong mga kasamaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaawaan sa naapi upang humaba pa ang iyong kasaganaan. Patuloy na binibigyan kahulugan ni Daniel ang mga panaginip ni Hari Nebuchadnezzar. Sa katunayan pa nga, pinakiusapan ni Daniel ang hari, tanggapin ang kanyang payo. Sinabi ni Daniel kay Hari Nebuchadnezzar na itigil na niya ang kanyang pagiging palalo, ang pagiging mapagmataas. Itrato niya ng pantay-pantay ang mga tao sa kanyang nasasakupan at pakitaan niya ng kaawaan o kahabagan ang mga dukha. Baka sakaling humaba pa ang kanyang panunukulan sa kanyang harian at maging ang kanyang buhay. Baka, perhaps, 99%, di ba? Iba na lang nagsasalita eh. Baka. Titingnan natin mga kapatid ko kung gagawin ito ni Nebuchadnezzar. Sa 28, lahat ng ito'y nangyari sa hari ni Nebuchadnezzar. Ang lahat-lahat ng ipinayo ni Daniel sa hari ay nangyari nga, mga kapatid ko. Sa 29, nangyari nga sa hari yung mga sinabi ni Daniel, pero ito ay lumipas pa ng 12 buwan o isang taon. Kasi sinasabi rito sa 29, ay sa 9, sa 28, sa 29 nga, mabod ko, sa katapusan ng 12 buwan, siya ay lumalakad sa bubungan ng kanyang palasyo. Sa katapos-tapusan ng 12, ibig sabihin, una pang sinabi ito ni Daniel na mangyayari sa kanya, binigyan na siya ng babala ni Daniel. Pero hindi nakinig si Nebuchadnezzar. Isipin mo, napakahaba pang panahon. 12 months, isang taon, mga kapatid ko. Pero siguro, ini-ignore lang ni Nebuchadnezzar ang payo ni Daniel. Although meron siyang pag-agam-agam na mangyayari ito, pero hindi niya seryoso. So kaya sa 29, yung mga ipinayo ni Daniel, kaya nung sumapit na ang 12 buwan o isang taon, si Hari Nebuchadnezzar ay umakyat sa bubungan ng kanyang palasyo na suot ang kanyang magarang damit at pati ang kanyang koruna at palakad-lakad na may pagmamalaki sa kanyang sarili. Sa 30, mga kapatid ko, napaka-interesting nito. Sa 30, sinasabi rito ay, nagsalita ang hari at sinabi, hindi ba ito ang dakilang Babilonya na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan? Bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan. 3 times, mga kapatid ko, napansin nyo ba? Yung ako, aking. Sinabi niya rito ay, hindi ba ito ang dakilang Babilonya na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan. 3 times na binanggit ni Nebuchadnezzar ang salitang ako o aking. At habang si Haring Nebuchadnezzar ay nasa tuktok ng kanyang palasyo at palakad-lakad at siya ay nagsasalita, kung inyong mapapansin sa talatang ito, mga kapatid ko,
ay 3 times na binabanggit ni Bukadnesar ang salitang ako o aking. Kaya napakayabang talaga ng haring ito. Kung si Bukadnesar ay 3 times niya ngang binanggit ang salitang akin o ako, si Lucifer naman ay 5 times. 5 times na binabanggit ni Lucifer na ako. Si Lucifer naman ay 5 times niyang nasabi sa kanyang sarili ang salitang ako. Kaya mas mayabang si Lucifer kaysa kay Nebuchadnezzar. Sapagkat si Lucifer ay hindi na magbabago kailanman. Wala na nakabreak sa kanyang record, mga kapatid ko. Sa 31, samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, may isang tinig na nanggaling sa langit. O Haring Nebuchadnezzar, sa iyo'y ipinahahayag ang kaharian ay umalis sa iyo. Ang nagsalita nito, mga kapatid ko, ay ang ating Panginoon Diyos. Habang hindi pa natatapos ni Nebuchadnezzar ang kanyang mga sinasabi, ay may pagmamalaki sa kanyang sarili, ay biglang mayroon siyang narinig na tinig na nagmumula sa langit. Sino ang nagsasalita? Ito po ay yung banal na bantay na inaalis na kay Haring Nebuchadnezzar ang kanyang kaharian. Bagamat si Nebuchadnezzar ay hari, pero mayroon pa rin Diyos sa kalangitan na nagpupuno sa lahat ng mga bagay, at ito po ang judgment o hatol ng watchman. At ang watchman ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Pakiano, Brad Sam, yung picture. Ayan na po, mga kapatid ko. Si Haring Nebuchadnezzar. Sinasabi rito ay, at iyan po ang kalagayan ni Haring Nebuchadnezzar. Ginawa siyang hayop ng ating Panginoong Diyos. Ibang klaseng hayop. Ang kanyang buhok ay pinahaba na gaya ng balahibo ng ibong agila. Ang kanyang katawan ay tinubuan din ng mga balahibo upang siya ay hindi ginawin sa kagubatan. Ang kanyang kuko ay gaya ng ibon at siya ay nasa kagubatan na nakatira, nakasama ng mga iba't ibang klaseng hayop. Siya ay mababasa ng ulan o hamog. Maging ang kanyang mga kinakain ay mga damo na gaya ng baka. Unti-unti nang pinapaprocess ang kanyang kaisipan. At ang mga nutrients ng pagiging mayabang ay naidudumi na niya. At ito ay sa loob ng 7 panahon o 7 years mangyayari hanggang sa kilalanin niya na ang Diyos ay dakila sa lahat. Ibang klaseng hayop yan, mga kapatid ko. Hanggang dito na lamang, mga kapatid ko, ang aking at sa sunod na bisper tayo po ay nasa verses 34 to 37 na po, mga kapatid ko. So ano ang ating kapupulutang aral dito, mga kapatid ko? So bagaman tayo ay mayroong rangya sa buhay, bagaman tayo ay nakakariwasa sa lahat, nawa ay panatilihin natin ang pagiging humble sa isa't isa sa ating mga kapatid, lalo't higit sa ating mga taong deserve naman talaga na tulungan natin. Huwag nawa natin ma-adapt ang mga karakteristik ni Haring Nebuchadnezzar na pagiging mayabang. Totoo naman talaga na nung time na panahon ng Babylon ay dakilang-dakila naman talaga si Nebuchadnezzar. Kaya siya yata ang nagtayo, Kuya Ricky, ng Hanging of Babylon? Si Nebuchadnezzar?
Hanging Garden, oh, isipin mo, no, no? Ilang libong taon ang lumipas, naisipan niya agad yun. Hanging Garden. So, sa pamamagitan ng hatol, ng judgment ng Panginoon kay Nebuchadnezzar, ang kagandahan dito, mga kapatid ko, ay na-realize ni Nebuchadnezzar ang kanyang mga pagkakasala at pagkakamali. Na nung balik siya sa Panginoon, kinilala niya ang Panginoon na mayroon palang mas dakila pa sa kanya. Napakabuti ng karanasan ni Nebuchadnezzar. Sana sa buhay natin, mga kapatid ko, bilang mananampalataya, ma-adapt nawa natin ang karakteristik rin naman ni Daniel. Na sa kabila ng kanyang pagiging alipin, sa kabila ng kanilang hindi magandang kalagayan sa Babylon, kailanman ay hindi siya nagtamnim ng sama ng loob kay Nebuchadnezzar. Habang binabasa ko ito, mga kapatid ko, naisip ko na kung sa panahon ko kaya nangyari yun at ako ay naging si Daniel, baka hindi ganun ang tugon ko. Baka hindi ko sasabihin kay Nebuchadnezzar ang hatol ng Panginoon sa kanya. Pero, naisip kong muli, tulad ni Daniel, tinitingnan niya na bilang lingkod at mananampalataya ng Panginoon, kailangan niyang hindi siya magpapadala sa kanyang bugso ng damdamin. Dapat patuloy nating i-share ang pabalita ng Panginoon sapagkat ang mga taong nasa kadiliman, mga kapatid ko, ay deserve din naman na makatanggap ng pagpapala mula sa Diyos at higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. I hope marami kayong napulot na aral sa gabing ito. Once again, happy Sabbath sa inyong lahat, mga kapatid ko. Bilang tugon, tayo po'y umawit ng I Am Thinking Today of That Beautiful Land, hymn number 397. Will there be any
Let us pray. O Diyos na mahabagin at dakila sa lahat ng tahanan ay nasa mga langit, sa gabi ito, Panginoon, ay patuloy kami nagpapasalamat sapagkat muli namin naranasan ang iyong mga biyaya at mga pagpapala. Sa gabi rin ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat muli kami nakarinig ng mga pabalita na nagbumula sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, patnubayan nawa kami ng banal na Espiritu. Tulungan kami na ang aming maging karakter ay ma-adapt namin ang karakter ni Propeta Daniel upang sa ganon ay maging lingkod kami ninyo na magiging katiwatiwala at turuan kami, Panginoon, na huwag kami mamuhay sa mga nakaraan bagkus ay harapin namin ang ngayon at bukas upang sa ganon ay patuloy kaming masayang naglilingkod sa inyo, Panginoon. At sa aming pansamantalang paghihiwalay, Panginoon, naanyayahan ko po ang inyong banal na Espiritu na patnubayan nawa ang bawat isa sa amin ihatid sa kanyang pamamahay ng maayos at ligtas at maging sa aming mga pamamahay, Panginoon, nawa kami ay maging pagpapala rin naman at higit sa lahat, Panginoon, sa aming pagtulog sa gabing ito, gisihin kami kinabukasan at taglay namin ang aming lakas na pisikal at higit nawa ang espiritual upang sa ganun. Muli kaming babalik sa inyong bahay-sambahan upang patuloy namin kayong purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito itaos puso kong hinihiling at pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Thank you.